5 reasons kung bakit umiinit yung mga cellphone natin at paano nga ba natin yun masusolusyunan. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, so stay tuned ka lang. Pasok muna intro. Hey yo, what's up mga tropa, and welcome back sa new episode ng Nix TV. In this video mga tropa, pag-uusapan nga natin yun, yung limang rason kung bakit umiinit yung mga cellphone natin at paano nga ba natin yun masusolusyunan. Pero bago natin pag-usapan yan mga tropa, kung bago ka lang sa akin channel, ipakihit mo muna ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga next videos and tutorials na i-upload natin. Sa mga nagpapa-shoutout mga tropa, nasa dulo ng video na to yung shoutout time natin, kaya stay put lang kayo dyan mga tropa. So mabalik tayo mga tropa, so based na nabubasan yung title dyan sa ibaba, so pag-uusapan natin yung limang rason kung bakit umiinit yung mga cellphone natin. So ito yung reason number one. Reason number one is brightness. Kapag mas maliwanag ang brightness ng cellphone natin, mas mabilis mag-consume yun ng battery ng cellphone natin. At the same time, mas mabilis iinit yung mga cellphone natin. Ihalimbawa na lang natin sa mga bumbilya o ilaw, no? Kapag gusto natin na mas maliwanag yung ilaw sa loob ng bahay natin, syempre kakailanganin natin ng mas mataas na wattage ng bumbilya. Kapag mas mataas ang wattage ng bumbilya, mas malaki yung konsumo nun sa kuryente. Parang sa cellphone lang natin yan mga tropa. Kapag mas maliwanag yung brightness ng cellphone natin, mas malakas magko-consume yun ng battery ng cellphone natin at doon magkakos ng pag-init ng mga mobile phones natin. So tulad ng lagi kong sinasabi mga tropa, kapag nasa loob ka lang naman ng bahay o sa loob lang ng mga establishment, try mo lang hinaan or babaan yung brightness ng cellphone mo. Yung saktong makikita mo lang para maiwasan din yung paglobat ng cellphone mo at the same time, maiwasan din yung pag-init ng mga mobile phones nyo. Reason number 2 is gaming. Gaming, ito yung madalas na activity natin sa mga mobile phones natin. For example, Mobile Legends, no? Mobile Legends, isa sa mga sikat ngayon, no, na laro sa generation natin ngayon. So kapag naglalaro ka ng Mobile Legends at nakaset sa high graphics yung settings ng Mobile Legends mo at meron ka lamang low specs ng phone, unang-unang tatamaan dyan mga tropa yung processor ng cellphone mo. Tama ang narinig nyo mga tropa. Ibig sabihin, hindi lang yung battery ng cellphone mo ang umiinit, pati din yung processor ng cellphone mo. Syempre, kapag hindi pang gaming yung processor ng cellphone mo at nakaset sa high graphics yung Mobile Legends mo, mape-pressure yung processor mo. Panigurado yan mga tropa, kapag hindi pang gaming yung processor ng cellphone mo at nakaset yan sa high graphics, after 15 to 20 minutes na continuous na paglalaro mo, dun mo na mararamdaman na umiinit na yung cellphone mo. So ang gagawin mo mga tropa, kapag low specs lang yung cellphone mo, itry mo iset sa low or sa medium yung settings ng Mobile Legends mo. Or kahit sa mga anong games, no, huwag mong sasagarin sa high or sa advanced yung settings ng graphics ng mga games mo. Reason number 3 is background apps. Background apps, ito yung mga application sa cellphone mo na hindi mo naman ginagamit pero kumakain ng RAM memory. At isa yun sa mga nagkakos kung bakit mabilis uminit yung mga mobile phones natin. So paano maiwasan yun mga tropa? So ito yung procedure kung ano yung gagawin mo para ma-stop mo o ma-force-stop mo yung mga running apps na yan sa cellphone natin. Okay, so pupunta ka sa settings ng cellphone mo. Pag nasa settings ka na, hanapin mo yung about phone. Sa akin, nasa loob ng system, and then about phone. Sa about phone, hanapin mo yung build number. So ito siya. So ang gagawin mo, itap mo siya ng 7 times. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then may magpa-pop up sa'yo dyan, you are now already a developer. Or you are now a developer. So kapag nag-pop up na yon, so balik ka lang sa settings mo and then hanapin mo yung developer options. So ito siya, lumabas na siya. So kapag lumabas yung developer options, hanapin mo naman yung running services. Okay, so ito siya mga tropa. So click nyo dyan sa running services and then dyan makikita nyo lahat ng mga applications na nagra-run sa iyong cellphone or ito na yung mga background apps na nagra-run sa cellphone mo. Which is, kahit hindi mo ginagamit yung cellphone mo, is nalolobot yung cellphone mo, and at the same time, kung ginagamit mo naman yung cellphone mo, mas mag-iinit palalo yung cellphone mo. So, ang gagawin mo mga tropa, kapag hindi mo naman ginagamit, for example, itong SnapTube, hindi ko naman yan ginagamit ngayon. So, ang gagawin ko lang, tap ko lang yan,
And then, stop ko lang siya, mga tropa. So, maya-maya, mawawala na yan, mga tropa. And then, ganun din yung gagawin mo sa mga ibang applications sa cellphone mo. So, ayan, mga tropa, kung mapapansin nyo, nawala na yung SnapTube. So, hindi na siya magra-run sa cellphone ko. At hindi na rin siya kakain ng RAM memory. No? So, ganun lang din yung gagawin mo sa ibang applications. So, yun, ganun lang. Reason number 4 is chargers and charging. Ito yung mga madalas na gawain no, ng mga mobile phone users, yung ginagamit yung mga cellphone nila habang chinacharge. Hindi recommended na gamitin mo yung cellphone mo habang nagcha-charge. Kasi nape-pressure din yung battery mo. Kung nagcha-charge ka, no, at the same time, nade-drain din yung battery. So hindi niya alam din yung gagawin niya. E halimbawa na lang ulit natin sa paglalaro ng Mobile Legends. Nasa kalagitnaan ka ng clash mga tropa, no? At bigla na lang nag-pop up sa cellphone mo at nag-warning na 3% ka na lang. So ang gagawin mo, kukunin mo yung charger mo, i-charge mo yung cellphone mo para matuloy mo yung paglalaro mo para hindi ka ma-AFK. Pero sa kabila nun mga tropa, lumiliit yung lifespan ng battery ng mobile phones mo. At hindi magtatagal mga tropa, mabilis mag-charge yung cellphone mo at mabilis din malolobat yung cellphone mo. Madalas mga tropa, ito pa yung nagkukos kung bakit lumulobo yung mga battery ng mga mobile phones natin. So uulitin ko mga tropa, hindi recommended na gamitin mo yung cellphone mo habang nagcha-charge ka. And last mga tropa, reason number 5 is phone cases. Usually naman mga tropa, no, halos lahat naman tayo is gumagamit ng phone case. Ang problema nga lang, yung iba kasi sobrang kakapal ng mga case na ginagamit nila. So kapag makapal yung case na ginagamit mo, mas mabilis maiipon or mabilis mag-iinit yung cellphone mo kapag continuous mo siyang ginagamit. So suggest ko lang mga tropa, no, gumamit na lang kayo ng mga maninipis na case. No, katulad na lang ng mga jelly case. Ayan. Pero syempre, kahit naka-jelly case ka lang, syempre darating pa rin sa point na mag-iinit yung cellphone mo. So ang gagawin mo, kailangan mo nang tanggalin yung case ng cellphone mo. Ako ang ginagawa ko kapag nararamdaman ko ng umiinit yung cellphone ko, tatanggalin ko sa case yung cellphone ko at tututok ako sa electric fan. Doon ako sa harap ng electric fan maglalaro. Pero hindi ko sinasabi na yun yung gagawin mo kapag umiinit yung cellphone mo. May mga nabibili naman sa online na mga portable controllers no, na mayroong built-in fan. No, alam ko mura lang yung mga nasa 300 to 400 pesos lang yun. So makakatulong yun mga tropa para mabawasan yung pag-init ng cellphone mo habang naglalaro ka. So yun yung 5 reasons kung bakit umiinit yung mga mobile phones natin. Pero what if nagawa ko na yung mga solutions dyan sa mga reasons na yan? Kapag hindi pa rin umepekt yung ginawa natin sa mga reasons na yan, ibig sabihin, possible na mayroong malware sa cellphone mo or may virus na yan sa cellphone mo. So ang gagawin mo mga tropa, i-reformat mo yung cellphone mo, pero bago mo i-reformat, i-copy mo muna yung mga files mo sa computer or sa USB para ma-backup lahat ng files mo, then saka mo i-reformat. So yun lang mga tropa, sana nakatulong itong video na to sa inyo. Shoutout time na tayo mga tropa. Okay, so nagpapa-shoutout nga pala si Justin Iviota. Shoutout din sa'yo Vincent Parangan. Shoutout din kay Kim Bahala. Shoutout sa'yo Miko Espartero. Shoutout din sa'yo Benji Toledo. Shoutout din kay Mark Anthony Pugahak. Shoutout din kay Donnie Jotas Santos. Tama ba yung pronunciation ko? So nagpapa-shoutout si Donnie Jotas Santos from Sambuanga, Waulayo. So shoutout din kay Arvin Rosal. At shoutout din kay Karen Danyo Mangiral. Ayan, sa tropa ko nagpapa-shoutout siya. Sa mga hindi ko na shoutout, no, next video na lang mga tropa kasi masyado na tayong mahaba. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment below lang at sisikapin kong i-shoutout yan sa next video na i-upload natin. Please like my Facebook page, ayan sa baba. Kung may mga katanungan kayo or suggestions kayo na gusto nyong gawan ko ng tutorial, katulad itong video na to, no, suggestion lang dito ng isang viewers natin, no. So pwede nyo kong i-message dyan or i-PM nyo ako kung may mga katanungan kayo. No, re-replyan ko naman kayo, no, kung sakaling hindi na ako busy. At kung ikaw, no, oo ikaw, no, nakararating mo lang sa akin channel, i-subscribe mo na yan mga tropa. Dahil marami pa tayong pagsasamahan dito, marami pa akong Android tricks and tutorials na i-upload sa akin channel. So that's it mga tropa, abangan nyo pa yung mga susunod kong videos. Peace yo! Stay safe!